Pileni, totoo po talaga, nakakatuwa po yung pakiramdam na maraming tumitindig na kasama po natin. Panahon na upang maglukluk na isang pangulong may malinis at kahanga-hangang track record. Nabalitaan nyo naman po siguro na for the third consecutive year, nabibigyan po kami ng highest COA audit rating. Ito po yung unqualified opinion ng COA na napakahirap makuha. Pero inasikaso po namin na mag-qualify kami doon dahil yun yung pinaka-resibo na malinis. Malinis yung paggastos namin ng pera ng taong bayan. Kaya po pag sinabi kong ang in-offer ko ay gobyernong tapat, may resibo na po ako noon. At yan ang gagawin natin sa loob ng 3 at kalahating buwan. Ipakalat natin ang katotohanan tungkol kay Vice President Lenny. Hindi totoong siya ay mahina, alam natin yan. Hindi totoong wala siyang nagawa, alam natin yan. Marami pa tayong makukumbinsi. May konkretong plano po ba kayo para sa aming mga taong may kapansanan sa gitna ng pandemya? Number one dito, accessibility. Diba? Yung accessibility na makapag-perform kayo ng mga tasks as if wala kayong kapansanan. Diba yun naman yung gusto natin? Make sure na empowered para kung anong pangangailangan ninyo every step of the way, hindi na kayo kailangan humingi kasi pag plano, kasama na kayo. Paglabas ng budget, kasama na kayo. Bilang babae at batang manggagawa ay nakakaranas po kami ng diskriminasyon. Maaasahan po ba namin ang inyong konkretong programa para po saan? Dapat ito isang batas. Maglagay ng mechanism para yung lahat ng mga sektor, kagaya ng women, ay nabibigyan ng pagkakataon, nabibigyan ng malakas na boses. Babae din ako. Alam ko na mas maraming opportunities ko compared to others. Pero nararamdaman ko pa din na dahil babae ako, ang pagtingin sa akin mahina. Yung pagtingin sa atin ng mga babae ay mas mahinang klase. Kailangan natin itong makorekt. Sama-sama tayong kumikilos para suportahan ang isang gobyernong tapat at gusto nating angat buhay lahat. Kayo ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Kayo ang nagbibigay ng tapang at lakas para tuloy-tuloy nating ilalaban itong laban para sa ating mga anak at para sa ating bansa. Maraming salamat sa pagtataya. Alam ko po na hindi madaling tumaya ngayon, pero andito pa din kayo, nagdesisyon na lakasan yung loob para sa paniniwala. Kaya maraming salamat. Saludo po kami lahat sa inyo.